nagsimula tayo noong taong 270, kung saan ang Roman Empire ay nakikibahagi sa isang desperadong pagtatangka upang mapanatili ang Pax Romana na tiniis ng daang siglo. Ang Kristyanismo ay naging aktibo noong ikatatlong siglo. Bagaman namatay si Kristo, mahigit na 200 siglo bago pa man, masigasig na ikinalat ng mga Kristiyano ang kanilang pananampalataya at ang mga simbahan ay inusbong saan man. Ang ikatatlong siglo din ang panahon ng mga Kristiyanong martir. Bago si Constantine, ang imperyo ay hindi pala kaibigan sa mga Kristiyano at inuusig ang Kristyanismo. Si Claudius, ang nagaharing emperador ng panahong iyon, ay isang warlord na hangad lamang na mapangalagaan ang kanyang imperyo at ilipat ang kanyang mga kaaway. Ang Kristyanismo ay wala sa listahan ng kanyang interes. Ang kanyang pangunahing interes ay militar. At laging tinitiyak na ang kanyang kapangyarihang hukbo ay mananatiling tapat sa kanya. Ito ay ang pagkakahawak ni Claudius sa militar na humantong sa pagsasakatuparan ng isang napakahangal na patakaran. Si Claudius ay mayroong problema sa pagpapasunod sa kanyang hukbo. Maniwala ka man o hindi, mas gugustuhin ng kanyang mga kalalakihan na magpakasal at manatili sa bahay kasama ng kanilang mga asawa at pamilya kaysa ipagsapalaran ng kanilang buhay at sakripisyo para sa kanilang bansa. Ang pag-ibig ay nakagambala sa pagkamakabayan. Ngunit ang lalaki may malaking stick na si Claudius ay gumawa ng batas at naipatupad ito. Nagpasa si Claudius ng batas na nagbabawal sa sinumang magpakasal. Malinaw na ito ay isang galit. Seryoso ba siya? Walang kasal? Si Valentin na isang paring Kristiyano sa Roma ay tutol sa ganitong patakaran. Alam niya mula sa Biblia na ang kasal ay mabuti at ito ay pinaparangalan ng Diyos. Alam niya na ang pag-aasawa ay ayon sa batas at ayon sa paniniwala ng mga Kristiyano. Kaya nagpatuloy pa rin siya sa mga Kristiyanong kasal kahit na sumasalungat ito sa batas. Bilang isang pari, nagsagawa siya ng mga lihim na pag-aasawa para sa mag-asawa na nagnanais magpakasal. Hindi lamang mga pag-aasawa ang pinagtatrabahuan ni Valentin. Sinubukan din niyang protektahan ang mga inuusig na Kristiyano na hinahabol ng mga agresibong Pinuno ng Romano. Alam ng mga Kristiyano na maari silang tumakas papunta kay Valentin para, syempre, makahanap ng proteksyon. Nakababahala ng malaking panganib si Valentin. Hindi lamang lubusang ipinagbabawal na mag-asawa, ngunit isang kriminal na pagkakasala rin ang tulungan o alagaan ng mga Kristiyano, lalo na ang mga nasa listahan ng mga Romano. Si Valentin ay itinuturing ng Roman Empire na may mataas na pagtataksil at traidor na aktibidad. Bagaman siya ay naging matapat sa kanyang pananampalataya, humarap siya sa batas ng Roma. Hinabol siya ng pamahalaang Romano at ikinulong sa bilangguan. Ngayon, si Valentin, na tagapagtanggol ng mga Kristiyano at tagaganap ng kasal, ay mismong siya rin ay nagdurusa para sa kanyang pag-ibig sa Diyos. Sinubukan ni Valentin na baguhin ang Emperor Claudius sa Kristiyanismo. Hiniling ni Claudius na talikuran ni Valentin ang kanyang pananampalataya at magpasakop sa malupit at walang Diyos na paniniil ng Roma. Mahigpit na tumanggi si Valentin. Kinundi na siya ng Roman Prefect sa pagpapahirap at pagkamatay. Marahil siyang binugbog at pagkatapos ay pinugutan ng ulo. Si Valentin ay pinatay bilang martir para sa kanyang pananampalataya. Ayon sa alamat, at marahil ay hindi totoo, si Valentin mismo ay umibig sa isang babae habang nasa bilangguan. Ang anak na babae ng gwardiya ng bilangguan ay nakilala si Valentin at nahulog sa pag-ibig. Sa kwento, ang kanilang pag-ibig ay ang prototypical saga ng matatag na pag-ibig, nasira lamang sa masaklap na pagkamatay ni Valentin. Sumulat siya sa kanya ng isang tala na sinasabing isinulat noong 14 ng Pebrero, isang araw bago siya pinugutan ng ulo.
nilagdaan niya ang tala na pag-ibig mula sa iyong Valentino. Sa pangyayari ngayon ay nainimbag ang araw ng mga puso bilang opisyal na pandaigdigang selebrasyon. Bagaman ang kwento ng araw ng mga puso ay nababalot ng misteryo, inilibing sa tradisyon at hinubad ang kahalagahan nito. Ngunit maibabalik natin ang ilan sa katotohanan. Ang totoo, ang pag-ibig ay hindi maaaring mapatalsik o ipagbawal. Ang Valentine na isang araw na ngayon ay nababalutan ng mga kupido, tsokolate at mga hapunan ng kandila ay isang araw na itinatag sa buhay ng isang martir. Namatay si Valentine sa madugong kamatayan, binugbog at pinugutan ng ulo. Ang totoo, ang Valentine ay in love sa kanyang tagapagligtas, si Jesucristo. Ang pag-ibig kay Jesus ay nagpalakas ng kanyang pag-ibig. Marangal na inalok ni Valentine ang kanyang buhay para sa Diyos na mahal niya. Iyon ang totoong pagmamahal. Ngunit ang totoong pag-ibig ay mas malalim pa rin. Lumalagpas ito sa pag-ibig natin sa Diyos. Narito ang pag-ibig, hindi sa pag-ibig natin sa Diyos, ngunit sa pag-ibig niya sa atin. At isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang maging katwiran para sa ating mga kasalanan. Ito ay tinukoy sa John chapter 3 verse 16. Sapagkat ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang maniwala sa kanya ay hindi mapahamak ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan.